Pagkatapos ng bonggang romantic setup, susunod naman ang romantic dinner na halagang 300 piso e pwedeng-pwede nang mapasa inyo. Love is in the air, mga kapuso. Minsan lang araw na ito, kaya importanteng gawing espesyal ito para sa ating mga minamahal. Bukod sa mga bulaklak, ang mga tsokolate, ang pinaka-aabangang gimmick ng ating special someone, ang romantic dinner date. Pero aminin, ang pagkain sa labas may kamahalan. Ito na araw ang dilema na magkasintahang sina Jenny at Oliver. Since first Valentine's date namin to, sana sana namin na medyo kakaiba, like personalized, pero pasok sa budget namin kasi estudyante pa lang kami and ayaw sana namin na medyo hassle and yung mapapagastos kami ng mahal. Kailangan special para hindi makalimutan. Ang good news, may suggestion kaming swak sa budget ng magkasintahan na ituturo ni cooking expert Chef Chris Esquera. Ang aming Valentine's gift sa inyo, romantic 3-course dinner recipe sa halagang less than 300 pesos. Una natin gagawin, isang Japanese-inspired appetizer, ang tinapa harumaki. Maghanda ng hinimay na tinapa, mantika, sibuyas, carrots, singkamas, wansoy, lumpia wrapper, sili, kalamansi, patis at asukal na pula. Iprito ang hinimay na tinapa. Normally, ang harumaki is ginagamit is mga Japanese white fish. So para mas makitipid tayo ngayon at medyo Pinoy-inspired ang ating first course, gumamit tayo ng tinapa. Idagdag at haluin ang sibuyas, rich in vitamin C na singkamas, at carrots na pampalinaw ng mata. Then lalagyan natin siya ng wansoy para medyo babagay yung lasa dun sa tinapa. 2 minutes lang ang cooking time nito. Hanguin ang filling. Ilagay ito sa lumpia wrapper at irolyo. Once na nabalo natin siya sa wrapper, pwede na natin siyang i-fry. 1 minute per side. Okay na yan. So now, gagawin na natin yung sauce sa ating harumaki. Normally, for a harumaki, yuzu juice talaga yung ginagamit. Pero since na medyo Pinoy-inspired ang ating course, gagamit tayo ng kalamansi. Pigain ang kalamansi sa patis. Haluan ito ng brown sugar at dagdagan ng hiniwang sili. Hiwain sa gitna ang lumpia at ilagay sa plato. At ganyan lang kasimple ang ating first course, ang tinapa harumaki. Ang recipe na ito mukhang mamahalin pero magaan lang sa bulsa. Sa halagang 60 pesos, mapapangiti kayo sa 2 serving ng appetizer na ito. Para naman sa main course, ang simpleng tahong. Dadagdagan natin ng sosyal na French twist. For our second course, gagawa tayo ng ating version ng isang French classic, ang Moules Moulinière. Ihanda ang tahok, mantika, bawang, onion leeks, asin, paminta at beer. Igisa ang onion leeks na pampadagdag ng bango at lasa. Ilagay ang bawang. Ilagay din ang tahok. Haluan ito ng asin at paminta at saka ibuhos ang beer. Now, yung classic na dish na Moules Moulinière, normally ginagamit ay isang sparkling white wine para sa kanyang sauce. Pero this time, para mas cheap ang version natin, nilagyan natin siya ng ating local beer. Pakuluan ang tahong sa loob ng 5 hanggang 6 na minuto. Matatanggal din ang alcohol content ng beer habang niluluto. At ready na ang ating tahong in garlic beer sauce.
Bukod sa mayaman sa iron, itinuturing na aphrodisiac o pampain-love ang tahong. For only 100 pesos, hindi lang heart ang happy, kundi pati na rin ang tummy. Mabubusog na ang magsing-irog sa dalawang plato ng putahing ito. And for the sweet ending, mawawala ba naman ang dessert? And for our dessert course, gagawa tayo ngayon ng mango sabayon. Ang sabayon is sikat sa French cuisine. Isa siyang fruit sauce made out of egg yolks, sugar, and Marsala wine. In replace of Marsala wine, gagamit tayo ngayon ng ating local rum or pwede rin namang brandy. Kailangan ng mangga, pula ng itlog, asukal, brandy, orange zest, at kaong. So, kuha tayo ng bowl, tapos meron tayong double boiler dito or hot water bath. Papatong natin ang ating bowl. So, ang purpose nito is para medyo maluto ng bahagya yung ating itlog, pero hindi naman natin siya kailangan gawing parang scrambled egg. Ilagay ang pula ng itlog sa bowl. Batihin ito habang unti-unting idinadagdag ang asukal at brandy. Ituloy ang paghahalo hanggang matunaw ang asukal. Then para may konting tartness, lalagyan natin siya ng orange zest. Sa kaunting halo, ready na ang sabayon. Ilagay ang mangga sa dessert glass. Patong ang sabayon sa ibabaw at lagyan ng kaong na pandagdag kulay. I-garnish ito ng basil. At ready na ang ating mango sabayon. Siguradong matamis ng ngiti ang isusukli ng inyong kadate kapag natikpan niya ang dessert na ito. Pasok sa budget dahil for only 100 pesos, may happy ever after ang inyong dinner. Oras na para ipatikim ang ating three-course dinner sa ating lovebirds. Harumaki and tama lang yung pagiging spicy niya, pati yung pagiging crispy niya. Para siyang Shanghai. Masarap yung blend ng lasa ng dalawa. First time kong makalasa ng tahong na may halong beer. And sa tingin ko okay naman siya. Masarap naman siya. Swak siya sa panlasa ko. Yung tahong with garlic beer sauce, bago sa panlasa ko. Pero masarap siya kasi may alcohol siya. Tapos yung tahong, masarap ang pagkaluto niya. Medyo fresh siya, kumbaga. Nagko-complement yung lasa ng mango pati ng orange and tama lang yung tamis at asim niya. Noong una, isipin mo meron siyang milk pero egg yolk pala yun. And okay palang pagsamahin yung orange and mango. Masarap. Masarap siya, tama-tama lang ang lasa. Hindi namin in-imagine na makakain kami ng 3-course meal in just 300 pesos. And sobrang nakaka-satisfy siya lahat. So, pasok talaga siya sa budget, tapos masarap pa, tapos pwede pa siyang gawin sa bahay. Sa mga dinner date recipe na aming inihanda, kikiligin na, mabubusog pa ang inyong minamahal. Patunay na hindi kailangan gumastos ng malaki para maging masaya at memorable ang inyong Valentine's. Ang mahalaga, galing ito sa puso.